Ano ang sinasabi ng Biblia once na ang salita ng Diyos o ang banal na kasulatan ay baguhin o dagdagan? Nabalitaan nyo na ang bansang China ay binago ang nilalaman ng Biblia at binigyan ng karakter ang Panginoong Hesus ng sama. Iniimpluwensya sa mga bata at sa mga matatanda sa makakabasa ng Biblia kahit hindi pa nila alam ang orihinal na salin nito o yung nilalaman nito bago nila i-revise na maging masama ang Panginoong Hesus. Kung ikaw ang tatanungin, ano na nga ba ang nangyayari? Ano ang pinapahiwatig ng panahon natin ngayon kung bakit meron ng gumagawa ng ganito? Hindi lang basta nilalait ng Diyos, hindi lang basta nilalapastangan ang pangalan ng Panginoong Hesus, kundi mismo yung salita ng Diyos, yung banal na kasulatan ay binabago at tinatanggal ang ibang mga detalye at pinapalitan upang mapasama ang Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos ay punong-puno ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At lahat na nakasulat sa banal na kasulatan ay kinasihan at sinamahan ng kapangyarihan ng Diyos na makatutulong sa atin sa pagtuturo, pagsaway, pamumuhay ng merong kabanalan. 2 Timothy chapter 3 verse 15 hanggang 17. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakakapagbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Punong-puno ito ng mga ginintoang aral, punong-puno ito ng mga moral lesson at ng mga biblical perspective. Ngunit sa pagbabago ng China, ito yung ginawa nila. Binago, pinasama ang karakter ng Panginoong Hesus. At iimpluwensya sa maraming tao mula sa mga bata na hindi pa nakapagbasa talaga ng Biblia. Alam mo ba na ang bansang ito ay hindi tinatanggap ang Kristyanismo? 10 taon ang pagpre-prepare para baguhin ang Biblia kasi gusto nilang iban ito, ngunit sa lawak ng maraming Kristiyano na naninirahan at dumadami ang populasyon ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus sa bansang China, ito ang ginawa nila. Nirevise nila, iniba nila yung nilalaman ng Biblia. Kasi balak nila at plano nila na i-inject sa bansang China ang Communist Party na sisiraan ng Panginoong Hesus upang i-brainwash ang mga tao, ang mga bata at hindi ito makakabuti sa pananampalataya at sa kaligtasan ng bawat tao. Kung alam nyo yung senaryo na yung adulterer ay nahuli sa akto ng pangangalo niya na inihirap sa Panginoong Hesus sa napakaraming tao. Dito inaakusahan na pwede nang patayin upang batuhin dahil sa ginawa ng akto ng pangangalo niya nung babae. Sa response sa Panginoong Hesus, nagulat sila dahil pinatawad ng Panginoong Hesus at pinahayo na huwag nang magkasala. Ngunit ito ang binago ng China. Ginawa nilang masama ang Panginoong Hesus. Sa kanilang translation, sa kanilang revision, pinatay ni Hesus yung babae na huli sa pangangalo niya. Sabi ng John chapter 8 verse 7 hanggang 11, according to Chinese communist, Jesus once said to the angry crowd who was trying to stone a woman who had sinned, "He who is without sin among you, let him cast a stone at her." When his word came to their ears, they stopped moving forward. When everyone went out, Jesus stoned the woman himself and said, "I am also a sinner." Hindi lang binato ni Jesus at pinatay yung babae. Sa pagpapalit nila at pagre-revise nila doon sa talata na si Jesus ay sinner, makasalanan. Taliwas doon sa sinasabi ng Biblia na si Jesus ay hindi nagkasala kailanman nung siya ay nagkatawang tao. Balak din baguhin ng 10 utos ng Chinese Communist Party. Ito ang ipapalaganap nila sa bansang China at pwede na ipalaganap sa buong mundo na hindi nakakaalam ng totoong salin o nilalaman ng Biblia. Basahin po natin yung totoong nakalagay po sa Bible na binago ng China. Ito ang sabi ng John chapter 8 verse 7 hanggang 11. Pero paulit-ulit silang nagtanong, kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siya ang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang ang babae ang naiwan. Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, "Babae,
Nasaan sila? May humatol ba sa iyo? Sumagot ang babae, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hahatulan. Maaari ka nang umalis, pero huwag ka nang muling magkasala. Sa binasa natin, mapapansin natin na punong-puno ng kabutihan ang laman ng puso ng Diyos. Punong-puno ng kahabagan at ng pag-ibig. Wala kang makikita at maririnig na batik ng kasamaan. Iilang bersikulo pa lang po yung nabasa natin. Paano pa kaya yung marami at buong Bible papalitan ng mga karakter ng Panginoon pasasamain? Anong sa tingin nyo mga kapatid, na tao lang ba talaga ang gumagawa nito? O ang nasa likod nito ay ang Antikristo? O ang demonyo? Satanas na tumutulak sa tao upang lumaban sa Panginoon? Pagpapakita ba ito mga kapatid na sign na malapit nang dumating ang Panginoon at malapit na ang tribulation? Dito natin mapapansin na unti-unting nafufulfill yung mga bagay na nabanggit sa Biblia. Sa huling panahon, magiging laganap ang kasamaan ng tao. Ni kahit ang Diyos lalabanan. Alam niyo mga kapatid, merong sinasabi ang Biblia sa lahat na magbabawas at tatanggal ng nilalaman ng banal na kasulatan. Basahin po natin yung Deuteronomy chapter 4 verse 2. Huwag niyong dadagdagan o babawasan ang mga utos na binigay ko sa inyo. Mula sa Panginoon na inyong Diyos, dapat niyo itong sundin. Revelation chapter 22 verse 18 hanggang 19. Ako, si Juan, ay nagbibigay babala sa lahat na nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sino mang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisin ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. At mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Marami po ang magre-react, magagalit, maiinis dahil sa ginawa ng mga taong ito. Ngunit tatandaan po natin na tayo nasa huling panahon na. Alam ng Diyos na mangyayari po ito. Sinyalis lang po yan na malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Kailangan nating gawin ay panampalatayaan natin ang Panginoong Jesus. Panghawakan natin ang kanyang mga salita, lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil ang mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Nais ko mga kapatid na iparating sa inyo ang balita na yan upang maging aware po tayo sa nagaganap po sa loob at labas ng bansa na makakatulong po sa inyo para lalo po tayong lumalim sa pagkakilala sa Panginoon at lalo natin maunawaan ang kalooban ng Diyos. Ng Diyos po ay hindi pagpapahirap ang binibigay sa atin. Daranas tayo ng pagsubok, daranas tayo ng samot-saring sakit, ngunit tatandaan natin na sinasamahan tayo ng Panginoon. Huwag natin ikatakot ang mga bagay nito sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin at ng tapang para makaharap po sa mga bagay na ito. Isaiah chapter 41 verse 10. Do not be afraid for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan kita. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makakapagligtas sa iyo. Salamat kapatid sa iyo na nakarating sa huling part ng video ito. Marami ka nawang nalaman at lumalim nawa ang pananampalataya mo sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Kung bago ka lang, sa Facebook page huwag mo kalimutang mag-follow. Huwag mo rin kalimutang i-like kung gusto niyo po yung mga ganitong pag-aaral at mga topic na i-release natin na video. Kung bago lang po kayo sa YouTube channel, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. Click niyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-release natin na video. Salamat kapatid! Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno, agyaman ak ti Apo, Diyos ti kumuyog.